We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos yung aram na imbag gamale, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Dating Senador Leila De Lima bumisita at nag-alay nagdasal sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag matapos siyang makapagpiyansa. Tinutukan niya ni Jasmine Gabriel Galvan. Pinagbawalan mang pumunta, hindi nagpatinag para mag-alay ng pasasalamat at panalangin si dating Senador Leila De Lima sa Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag. Mag-alas 10 ng umaga kanina nang dumating si De Lima sa Minor Basilica. Taimtim ang kanyang panalangin na tumagal ng halos 10 minuto. Iniyakan ko sila. I practically begged and pleaded some of my lawyers and some of the members of my team. Wag na daw kasi security risk. Sabi ko, no, no, I can never ever break my promise to Mama Mary. Taong 2012, nang magsimula raw siyang maging deboto ni Inang Maria, dalawang beses sa isang buwan siyang bumibisita sa simbahan ng Manawag noong siya'y Justice Secretary. Hanggang sa makulong siya, hindi raw siya tumigil sa pananalig at pagtawag kay Our Lady of Manawag. I always tell her, Mama Mary, tulungan niyo po ako makalaya. Paglabas na paglabas ko po, promise, bibisitahin ko po kayo sa shrine niyo. Answered prayers daw ang paggawad sa kanya ng pansamantalang kalayaan matapos payagan makapagpiyansa sa kanyang ikatlo at huling illegal drug case. I feel vindicated. I've been waiting for this. I've been waiting for this moment. Na talaga namang I never lost faith na darating talaga tong moment na ito na mabibindicate ako na talaga namang gawa-gawa lang talaga yung mga kaso na yan. Matapos ang taimtim na panalangin, ipinag-pray over din ng Paris Simbahan si De Lima. Kasunod nito, nakipagkamay at kinausap ang mga taga-suporta na naghintay sa kanya para personal siyang makita. Tumagal ng halos 20 minuto sa loob ng simbahan si De Lima bago tuluyang umalis. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon. Samantala, road elevation project sa Arellano Street sa Dagupan City iahabol daw bago magpasko ayon sa DPWH. Sundan sa report ni Russell Zimorio. Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang pagsisemento sa isang lane ng Arellano Street, Dagupan City sa pagpapatuloy ng road elevation at drainage construction project. Sinisikap daw ng DPWH na matapos ang pagsisemento bago magpasko. Pero aminado ang DPWH na hamon sa kanilang proyekto ang mga obstruction sa kalsada. Pero hindi ako na nangangangko kasi siyempre andyan pa yung mga utilities eh. Makikita niyo naman yung mga obstruction, ang dami pang obstruction namin, sir. Umaasa rin ang mga residente na matapos sa lalong madaling panahon ang ipinatutupad na one-way traffic sa Arellano Street. Napapagastos daw kasi sa pamasahe dahil umiikot pa ng ruta ang mga sasakyan. Oo, kasi one-way matagal matraffic. Kaya pagdating mo sa downtown, magbibili ka ng kwan. Pag uwi mo, umiikot ka pa rin na Divinencia Road. Ayon sa Public Order and Safety Office, malaking bagay sa mga motorista kung matapos agad ang road construction sa Arellano Street. Ramdam na kasi ang pagdoble ng bilang ng mga sasakyan na dumadaan sa downtown area at madaragdagan pa ito habang papalapit ang Disyembre. Sa ngayon, nadodoble na eh. Mas dadami pa sa Christmas. Siyempre, mga ngayon, marami na nagplatano ng mga bumibili ng mga
para sa Christmas decoration nila. Habang hindi pa tapos ang kabi-kabila ang road construction sa lungsod, panawagan ng otoridad ang mahabang pasensya ng mga motorista at mga commuter. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Isa ang patay at isa rin ang sugatan matapos na bumangga ang pampasaherong bus sa motorsiklo sa Tabuk City, Kalinga. Tutukan sa report. Napalabas ang mga sakay ng isang pampasaherong bus matapos makabanggaan ang isang motorsiklo lula ng apat na katao sa National Road ng Sitio Dananaw, Barangay Laknog, Tabuk City, Kalinga. Nasawi ang misis na si Joy Alos habang sugatan ang kanyang mister na si Daniel Alos Sr. na nasa ospital. Sugatan din ang mga anak na sina Christine, 10 taong gulang, at Daniel Jr., 8 taong gulang na nakalabas na ng ospital. Sumuko sa pulisya ang driver ng bus na si Diosdado Valdez. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng bus. Itong bus, mag-o-overtake sana sa motosiklo. Pero ito namang motosiklo, biglang nag-turn left dahil papunta sila sa bahay nila. Galing sila kasi sa Lamayan din, dyan sa Dananaw. Wala raw suot na helmet ang mga sakay ng motosiklo na galing lamang sa isang lamay. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang driver ng bus at mga kaanak ng biktima. Samantala, sa isang video, makikita ang grupo ng kalalakihan na binabasag ang windshield ng bus. Inaalam na raw ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga nababasag ng windshield ng bus. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Siyam na establisimento sa Central Pangasinan na hindi raw nagdedeklara ng tamang kita, inisyuhan ng closure order ng BIR. Ang detalye sa ulat ni Claire Lacanilaw. Aabot sa siyam na establisimento ang inisyuhan ng closure order ng BIR Calasyo District Office dahil sa hindi pagdedeklara ng tamang kita. Naitala ang mga ito simula Enero hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa BIR, dumaan sa masusing investigasyon at verification bago isuhan ng closure order ang isang establishmento. Nitong nakaraang buwan, dalawang shopping center ang ipinasara ng BIR matapos makitaan ng sales suppression o kalahati lang ng kabuang kita ang kanilang idinedeklara. Ang ginagawa is, from that, napifilter siya. So napifilter. So, kung ipoprogram nila yon, kung ilang percent lang yung gusto nilang i-declare, parang ganon. So, for example, pre-program na mga 60% or 50% lang. So, yun yung parang na-filter, yun yung nakaka-capture lang nung machine. Bilang empleyado, mahalaga raw para kay Irish na magdeklara ng tamang kita ang bawat negosyo o kumpanya para hindi maapektuhan ang reputasyon ng isang negosyo. Mas magaan sa amin na wala kaming parang nilalabag na kasi law ito. Pinagting pa ng BIR ang kanilang offline kandado. Patuloy rin ang pagsasagawa ng POS o point of sale reading upang malaman kung may mga establishmento na hindi nagdedeklara ng kanilang kabuang kita sa loob ng 3 taon. We are equipped with mission order. Okay? So, hihingin namin doon sa taxpayer yung kanilang reading, yung POS reading. Ibig sabihin yung naka-storage na data. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Big time rollback, sinamantala ng mga motorista sa Dagupan City para magpa-full tank. May ulat si Russell Simorio. Epektibo ngayong araw ang big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo. 3 piso ang bawas sa kada litro ng diesel. 2 pesos and 30 centavos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Habang 70 centavos per liter ang tapyas sa presyo ng gasolina. Mas bababa pa ang gusto ko kung ako ang masusunod, sir. Mababawas sa budget namin kung mataas ang presyo. Kung purumbe rin, kung may pira, siyempre maganda magpapultang siyempre maganda sana kung may pera. Siyempre, pautay-utay din ang pag walang pera kasi. 45 pesos hanggang 60 pesos daw ang matitipid ng mga jeepney driver na kumukonsumo ng 15 hanggang 20 liters ng diesel kada araw. Dahil sa malakihang bawas presyo, may mga nag-iimbak na rin ng langis. Kasi po sir, bawal po kasi yung mga galon po na nagpapakarga. Dapat po sa tamang lalagyan po na galon. Pero po pag may magpapakarga po na tamang lalagyan, nilalagyan po namin. Paalala ng Bureau of Fire Protection, delikado ang pag-iimbak ng langis, lalo kung hindi akma ang gagamiting container. Pag nakalagay lang yan sa
mga hindi approved na container at naiinitan or walang singawan, maaaring mag-explode po yan. At pag nagkaroon lang po ng konting spark lang po, talagang liliyab po yan. Kasama si Ron Alistair Tanyado, Russell Simorio, One North Central Luzon. At kaugnay niyan, ating alamin ang pulso ng mga motorista at tsuper sa Mangaldan, Pangasinan tungkol sa malakihang bawas presyo sa langis. Alamin niyan sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, magandang balita nga ang bumungad sa ating mga kababayan, particularly sa mga tsuper, sa mga namamasad at merong sasakyan dahil nga sa tapyas ng presyo ng langis. Actually, Chris, 70 centavos nga itong ibinaba sa presyo nga ng gasoline and then 3 pesos naman per liter itong ibinaba nga ng presyo ng diesel. Samantalang 2 pesos and 30 centavos naman ang ibinaba sa per liter nga ng kerosene. Well, kumusahin natin itong ating mga kababayang tsuper dito sa bayan ng Mangaldan, kaugnay naman sa kanilang saloobin nga sa pagbaba ng presyo ng langis. Hello, Kuya! Gasolina ang ginagamit natin. Bumaba ng 70 cents per liter yung gasoline. Nakatulong ba? Yes po, Madam. Malaking tulong po sa amin yun. Meron na bang kinikitang na iuwi ngayon dahil sa pagbaba ng presyo ng langis? Medyo mali. Meron na rin po, pero mas maganda kung bababa pa sana po. Early Christmas wish to ha? Anong wish mo sana, especially na malapit ng Christmas pagdating sa presyo ng langis? Ay, sana bumaba pa ng hanggang 50. Parang hindi na totoo yan. Sana nga ma-wish granted yan. Thank you, Kuya. Nako, ito naman si Tatay. Kanina nagpre-prepare na itong mga ito, Chris, eh. Kaya lang medyo nahihiya lang nung nakita tayo dito sa ating area. Pero Kuya, ikaw naman bilang tsuper po ng tricycle dito sa Mangaldan, 70 cents po itong ibinaba sa presyo nga ng gasolina. Okay lang po ba yun, sir, na bumaba yung presyo ng gasolina? Oh, ma'am. Bakit po? Nahihiya sila. Pero sir, ito ba, 70 cents yung ibinaba ng presyo ng gasolina. Okay lang po ba yun? Okay lang po, madam. Mas maganda yun para maraming tubo kapag pagkarahe. Oo, ngayon po ba, kumusta yung sitwasyon ninyo? Oh, mahirap din. Minsan marami, minsan mahina. Siyempre, hindi naman pa bago-bago yung natin, harap buhay. Paano yung diskarte na lang? Diskarte. Kung maraming suki, yung maraming kikitain. Arkila. Pero siyempre, dapat regular din kasi kung sinong nauna, siya yung unang papasada. Sige, madam. Ganun talaga. Well, Chris, alam mo, kasi sa mga oras ngang ito, dito sa public market ng Mangaldan, come and go na itong mga sasakyan, especially sa mga tricycle, dahil uwian na rin kasi ng mga estudyante, ng mga government employee, kaya mabilisan na yung paggalaw ng mga sasakyan dito. Ang ginagawa naman daw diskarte ng mga tsuper, kung meron naman daw extra income or extra job na pwedeng gawin, yun na lang yung kanilang ginagawa, nang sa ganun nga ay makaipon din para sa kanilang mga pamilya. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Supply ng sibuyas sa mga cold storage facilities sapat pa hanggang Enero 2024 ayon sa SINAG. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Naglalaro sa 150 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Mas murang puting sibuyas na nasa 120 pesos ang kada kilo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, walang problema sa supply ng sibuyas. Sa katunayan, tone-toneladang sibuyas ang inilalabas mula sa mga storage facility sa dami ng supply. Maaga kasi yung pagpasok ng pulang sibuyas. Pumasok kasi yung iba end of September. May stock pa yung local natin. Magtatagal ang supply ng sibuyas hanggang Enero sa susunod na taon. Kayang-kaya nitong tugunan ang domestic demand. Nagsimula na ring mag-stock ng sibuyas ang mga tindera sa Dagupan City. Nag-i-stock ngayon kasi bawat dalawang araw tumataas ang presyo. Para hindi maano ang presyo sa mga taong kagulat. Mataas ang demand sa sibuyas sa Christmas season, kaya inaasahan ang pagtaas ng presyo nito.
Marami din sa bagsakan, basta maabot mo yung presyo. Pero pag hindi mo maabot, wala. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Umabot sa third alarm ang sunog na tumupok sa isang warehouse ng mga sound system sa barangay Kinarayan, Narbacan, Ilocos Sur. Kita sa cellphone video na isang citizen ang makapal at maitim na usok. Sa initial investigation ng BFP, posibleng namula ang sunog sa nagkukumpuni ng warehouse. Wala namang nasaktan sa sunog na tinatayang abot sa 10 milyong piso ang danyos. Sa aming assessment, sabi nga na nagwe-welding sila. So, malamang yung spark o ember ng welding, doon siguro nagbulit ng sunog. Pagbaba ng temperatura patuloy na nararanasan sa Baguio City. Naritong report. Nasa 16.6 degrees Celsius ang naitalang minimum temperature sa Baguio City kaninang madaling araw. Asahan pa raw ang mababang temperatura ngayong amihan season ayon sa PAGASA. Yung pinaka-peak talaga ng ating lowest temperature ay magsisimula siya sa either na December, January, February. So andyan po yung mga lowest temperature na record na. According to our forecast, baka mag-single digit ulit this amihan. Posible raw na sa mga susunod na buwan ay mas mababa pa sa 15 degrees Celsius ang maitala sa City of Pines. Pero mas mababa pa raw ang naitatala sa Atok Benguet na naglalaro sa 8 to 11 degrees Celsius. Sa kabila ng pagbaba ng temperatura, hindi naman daw apektado ang supply ng Highland Vegetables ayon sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center o BAPTC. Sa ganda ng panahon natin ngayon, meron tayo ngayon oversupply na kasi hindi naman pa kami nakakaranas ng kakulangan. Nag-umpisa na yung peak season ng pagdating ng mga gulay natin. Inaasahang sasapat din ang supply ng gulay sa Disyembre kung kailan mataas ang demand dahil sa kaliwat ka ng selebrasyon. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, nagkaroon ng pagbabago sa lagay ng binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mula sa pagiging tropical depression, humina ito bilang low pressure area at huling namataan 1,620 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sabi ng PAGASA, nananatili ang posibilidad na pumasok ito sa PAR at hindi rin inaalis ang tsansang lumakas ulit sa mga susunod na araw kung sakaling pumasok sa PAR bilang bagyo. Tatawag nito sa local name na Kabayan. Sa loob naman ng PAR, patuloy ang pag-iral at pagpapaulan pa rin ng shoreline at amihan. Base sa datos ng MetroWeather, mataas ang tsansa na ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at Quezon. May heavy to intense rains kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa kasama na ang Visayas at Mindanao. Phase 2 ng ginagawang Banawang Road sa Calasiao, Pangasinan, nasa 80% ng tapos ayon sa DPWH. Sundan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Abala ang residente na si Rachel Agpoon sa pagpapataas ng bakod ng kanilang bahay. Apektado sila sa ginagawang road elevation at pagsasaayos ng drainage system sa barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Dagdag perpisyo pa raw sa kanila dahil naantala na ang konstruksyon ng kanilang pagpapataas ng bakod. Dahil naantala na rin ang konstruksyon sa Banawang Road. Po, masyado pong naantala na po yung paggawa po nila ng kalsada. Bisa na pataasan na po namin, madidili po kami kasi hanggat hindi po kasi natatanggal po yung sa may harapan po namin, hindi po kami makakataas agad-agad po dito sa may ano. Hindi po kasi makakapasok yung mga materialis po. Maging ang ilang motorista, apektado na sa konstruksyon ng Banawang Road. Pabilisan na lang ang gawa. Para maano na rin, para maganda ng daan. Papunta kami ng bayan ng Calasiao. Mamalingki o, diri-diriso. Maghatid ng eskwela. Mamalingki. Para hindi na kami marami ng nasira namin sa tricycle. Sa sasakyan namin. Ayon sa DPWH, naapektuhan ng nagdaang bagyo at pag-ulan ang konstruksyon ng Banawang Road, kaya bahagyang naantalang paggawa sa proyekto. Target ng DPWH na matapos ang proyekto sa susunod na buwan. Ang problema namin dyan, kaya medyo nakatagalan po.
yung ulan nung June, July, August hanggang September po. Bali, kasi po yung tubig dyan, bahain po kasi dyan, kaya medyo natili po yung construction. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Stars ng Love Before Sunrise, pinasayang fans sa Kapuso Mall Show sa Subic, Zambales. Tuhayan sa report. Sulit na sulit ang weekend sa pagbisita ng stars ng Love Before Sunrise sa ginanap na Kapuso Mall Show sa Ayala Mall sa Harbor Point sa Subic Bay Freeport Zone. Present ang Chess V Love Team na sina Cheska Fausto at Vince Maristella na first time mag-mall show sa Zambales. Masaya rin daw sina Bea Alonzo at Dennis Trillo na muling makasama ang kani-kanilang fans sa Luzon. Si Bea and Dennis may song number 3 din. At pinakilig din ng Team Atom and Stella ang mga manonood. At lahat po ng mall show ni Ate Bea, pinipilit po namin na papuntahan hanggat kaya namin. Kahit po sa Cebu, Davao, Payana, regional TV nyo, pinupuntahan po talaga namin para makita nyo yung aming support and aming love sa kanya. Sila po ang pinuntahan namin dito dahil po idol namin sila. Diba magagaling po sila mga artista. Si Bea, excited na raw sa kanyang wedding. Pero sa ngayon, wala pa raw silang plano ni Dom on the next stage after ma-engage. Ine-enjoy daw muna nila ang moment together at opportunities na dumarating. We're very happy, pero wala pa. Barely nasa planning stage pa kasi nga medyo busy pa ngayon. Definitely next year, pero anong month, anong hindi ko pa alam. Wala pa kami sa totoo lang masyadong napaplano. Happy rin daw si Dennis sa kanyang family life. Nag-share rin siya ng tips kay Bea para sa happy marriage. Tama yung ginagawa nila, enjoy lang nila. Wala naman dapat yung pressure. Dapat walang pressure, kailangan mas ma-enjoy nila yan. Pag nangyari na, yun, taisin lang nila yung isa't isa, itindihin nyo isa't isa, at yun ang importante, mahalin nyo yung isa't isa. At sa Kapaskuhan, wala raw reason to be lonely dahil everyone is hashtag feeling blessed. Hashtag feeling blessed ako kasi whether big or small blessings na dumadating sa buhay ko, masaya ako kasi opportunity yun from God. Hashtag feeling blessed ako kasi love ako ni God. Hashtag feeling blessed ako kasi unti-unti ko nagagawa yung mga bagay na gusto ko talagang gawin. Like starting a new business, doing the shows that I've always wanted to do, and working with the people I like and work with. Hashtag feeling blessed ako dahil maraming nagmamahal sa akin. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Schedule ng pagtitinda sa gabi sa Dagupan City, mas pinaaga ngayong Burr Months. Ang detalye sa ulat ni Jasmine Gabriel Galvan. Mas pinaagang schedule ng pagtitinda sa gabi ngayong holiday season sa Dagupan City. Mula sa dating alas 11 ng gabi, ginawa itong alas 9 ng gabi. Layo ng anti-littering task force na mabigyan ng pagkakataong kumita ng mas malaki ang mga negosyante. Dumarating po ang mga yan around 9 to 10 p.m. po. At inaayos din po kasi nila yung kanilang mga paninda. And dyan na rin po kasi sila natutulog, ma'am. Kaya nandun yung pangunawa namin at pag-iintindi sa kanila. Malaking bagay ito para sa mga tinderang gaya ni Aling Joan. Malaking bagay, ma'am, makapagkukuha ng pambiling bigas, ulam, sa kabao ng bata. Pinayagan na rin ang mga negosyante mula sa ibang bayan na magtinda sa gabi sa lungsod. Sa record ng Anti-Littering Task Force, mahigit 200 negosyante o katumbas ng 25% ng mga nagtitinda sa gabi ay mula sa Karatig Bayan. Kinokontrol pa rin namin, ma'am, kasi inilalagay namin sila sa gutter area na hindi sila makasagabal sa daan. Pagpatak ng alas 5 ng madaling araw, sinisimulan na rin ang pagdiligpit ng mga tindera para may madaanan ng mga sasakyan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon.
27 anyos na lalaking pumagitna sa away ng kapatid at kapitbahay sugatan sa pananaksak sa Lawag City. Tutukan sa report. Sugatan sa pananaksak ang 27 anyos na si Mark Rabot, residente ng Barangay 32B, La Paz, Lawag City, matapos pumagitna sa away ng kanyang kapatid na si Jesus Rabot, 20 anyos, at ang kanilang kapitbahay na si Randolph Alejandro, 24 anyos. Ayon sa pulisya, nagsimulang alitan matapos umanong mag-amok ang kapatid ng biktima at nagkapikunan sila ng kanilang kapitbahay. Tinangka ng sospek na sugurin si Jesus na armado ng kutsilyo, ngunit hinarang ito ng kanyang nakatatandang kapatid na si Mark, kaya siya ang nasugatan. Nagpipilit po yung suspect na pumasok, pero para hindi makapasok yun, niyakap niya yung suspect. Yung suspect naman na may hawak po ng kutsilyo, doon niya na inistab yung kapatid. Sugatan din sa pananaksak ang 48 anyos na lalaki sa Barangay San Jose, Candon City. Kinilalang biktima na si Marvin Singaban. Sumuko naman ang 43 anyos na sospek. Na-recover ang gunting na ginamit sa pananaksak. Selos daw ang dahilan ng insidente ayon sa pulisya. Wala pang formal na pag-uusap ang dalawa. Pero ayon sa pulisya, desidido ang biktima na sampahan ng kaso ang sospek. Wala man silang alitan, pero according sa suspect, nagselos siya. Magsasampay yung biktima natin. Yun yung inaantay natin ngayon. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Tinambakan ng Letra Knights ang Arellano Chiefs sa pagpapatuloy na ikalawang round ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Kumamada ang defending champion ng 67 points kontra sa 58 points ng Chiefs. Ito ang ikalawang panalo ng Letran sa 15 laro. Bago pumasok sa third and final quarter, tinapos ng Letran Knights ang first half sa score na 40-32 kontra sa Arellano Chiefs. Samantala, itlog na diskubre sa loob ng isa pang itlog. Tama ba yun? Sa Pidig, Ilocos Norte. Silipin sa report. Agaw pansin ang kakaibang itlog ng manok sa Pidig, Ilocos Norte dahil may kalakihan ng itlog. Sinadya itong kuhanan ng video ng babasagi na sana upang lutuin. Pero laking gulat ng may-ari nang makita sa loob ng itlog ang isa pang itlog. Itlog daw ito ng alaga nilang manok. Ayon sa Provincial Veterinary Office, humabol umano sa isa pang itlog ang unang itlog nang lumabas sa puwet ng manok kaya napunta sa loob. Bihira raw ang ganitong pangyayari. Ligtas naman daw kainin ang itlog. Nauna lang nag-form yung shell nung isa pero mabagal ang paglabas. Kaya naabutan na nga na i-close na yan, close ni Jay. So hindi pa siya nag-close, naabutan na niya yan pa nag-forma na itlog. Nagulantang ang ilang residente ng Barangay 15 Sarat, Ilocos Norte dahil sa natagpo ang mahabang hunos ng ahas sa lugar. Ayon sa ilang residente, mahigit 2 metro ang haba ng pinaghunusan ng ahas na pinaniniwala ang kobra. Nakita ito sa mga halaman kaya puspusan ang kanilang paglilinis sa bakuran. Bagong-bago pa raw ang hunos nang makita ito. Dati na raw silang nakakakita ng ahas sa kanilang bakuran. Sanayin na sir kasi... Pero nakakagulat pa rin pag nakakakita ka kasi usually nagpa-flash sa mind mo pag nakakakita ka na nito is parang ahas na lahat yung tinatapakan mo. Jerick Pasilyao, One North Central Luzon. Mga kapuso, 41 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.